Ang hirap talaga guys pag ang kasama mo may attitude. Ayan, tingnan niyo naman. Iniwan niya yan kagabi, ganyan, ganyan tambak ang hugasin. Pag nandito ako sa kusina, pag nandito pala ako sa damam, ako yung nagluluto. Ako yung in charge sa kusina. So, dapat luto lang ako dapat. Hindi ako linis, pero gumagawa pa rin ako. Palibasa, Pinoy tayo. Hindi tayo sanay makakita ng ganyan ang kusina. Grabe talaga, ang hirap talaga makisama sa ano, sa ibang lahi. Grabe. Kaya ito 'yung sinusukuan ko pag pupunta kami dito sa ano, sa damam. Grabe, grabe ang trabaho, haggard, puyat. So, wala magagawa kasi no choice kasi taga rito ang aking among babae. Kaya kami pumupunta. So, ayan guys, kape muna tayo. Nai-stress akong panoorin yung kusina. Kopi. Yan yung mga tambak. Paano ako mag-uumpisang magluto niyan kung ganyang karumi ang kusina? So, ang tendency niya, nuhugasan ko siya, diba? So, di ganun siya kautak. Nag-rest siya kagabi. Anong oras pa lang? 9 o'clock pa lang dito ng gabi. Rest hour na niya. Eh ako na nga nagluto. Ako na nga lang lahat. So, nandun siya sa kwarto. Grabe ang attitude. Grabe sila dito kasi pag ibang lahi, parang takot at takot sila. Pero pag Pinay ang katulong, grabe. Parang pakiramdam nila, halos nabili na nila yung buong pagkatao. Kaya, minsan nakakatamad. Pag sinabi ng amo ko, pupunta kami dito. Halos ayaw. Hindi ako kumikibo. Kasi ang haggard pag dito, grabe. Wala kang maayos na tulog. Pagod. So, ayun. Ang hirap. Kape na lang tayo. Tapos, alam nyo ba guys, yung katulong dito, yung taga Uganda ba yun? Yung itim. Grabe. Imbis na maga siyang gumising kasi alam niya marami siyang iniwan trabaho. Hindi, ayun, nakabulagta pa sa kwarto. Ang sarap pang buhusan ng mainit na tubig. 9:30 ako, prepare na ako, nakaligo na ako. Tawag doon, ginagawa ko si habang tulog pa yung aking alaga. Habang tulog pa yung alaga ko maliit. Naliligo na ako, bumabago na ako, nag-a-adjust ako ng oras. Para pag nagising siya, ready na ako. So, naka-uniform, nakaligo na ako, kakabi na ako din sa kusina. Kaya talaga nai-stress ako panoorin yung kusina. Kasi, gano'n siya kautak. Ewan ko ba. Pag ganyan ang mga katulong nila. Tapos good pa yan sa kanila. Good pa yan. Ganyang klase ng bahay. Ang dumi-dumi ng bahay. Ang dumi-dumi ng kusina. Lahat madumi. Halo-halo. Tapos sabihin ng matanda dito, good. Good, good. Grabe. Pero pag Pinay, ato alas 10, ano yung hating gabi na alas 2, alas 3 na madaling araw, utusan ka pa. Kaya yung mga Pinay dito na ano, halos hindi na pumabalik yung mga friend ko dito Pinay. Hindi na talaga sila bumabalik kasi gawa nga ng mga attitude nila. Pero pag ganyan ang katulong nila, yung mga itim, grabe. Kahit pa nakikita nilang pabula-bulagta sa kwarto, oras ng trabaho. Habang nagtatrabaho, nagsiselfon, naladadadadadad. Wala lang, pero pag Pinay, sisermonan ka. Sabihin, oras ng trabaho, bakit nagsiselfon ka? Ganyan sila. Huwag ko ba't ang laki ng takot nila pag mga itim. Pero pag Pinay, grabe. Sabi ko nga sa'yo, pag yung friend ko dito na umalis, si Hinonet, dumating yan, dumating dito sa Saudi, yun, ang laki-laki ng katawan at taba-taba. Bago siya umuwi ng Pilipinas, Diyos ko po, siguro ang bayawang ng 25 inches na lang. Grabe. Wala, mababait naman sila, wala naman silang problema sa pagkain, allowed ka naman. Kaya lang, ang problema dito kasi, big family kasi sila. Sobrang tawag doon. Dami, pag ganitong bakasyon, nandito lahat sama-sama sa bahay. So ako dito, unlimited ang luto ko talaga. Pag nandito ko, yung
Kanta, pasok-pasok ka na. Kasi unlimited ang luto. Start ako magluto ng 12 o'clock. Until hanggang gabi yan, unlimited. Masama pa pag may bisita kasi lahat ng bar nila open kasi kaluluto. Kaya pag nandito talaga ako guys, haggard na haggard talaga ako. Lalo pag ganyan pa yung kasama ko, itim pa. Yung isa darating, yung isang Pinay, darating din sila dito siguro weekend. Kasi may lasting ngayon nung isa. Bagay, hindi rin naman siya okay rin na makasama yon, kaya lang hindi rin siya makatrabaho kasi may mga bata rin siyang alaga. Ako kahit may bata ako, basta pag nandito ako, automatic ako talaga yung nasa kusina. Parang nakasanayan na nila yon sa akin na ako yung mahawak ng luto. Hindi na sila gumagalaw niyan, alam na nila yon. Pag nandito ako, ako na talaga yung luto. Sasabihin na lang nila sa akin kung ano yung lulutuin ko. Minsan hindi na nila sinasabi, alam na nila yon na pag nandito ako, komportable na sila na pag nandito ako, may kakainin na sila. Ganun sila. Grabe. So guys, nakaka-stress lang, di ba? Na-share ko lang.